Dahil sa matinding init ng panahon, ganito ang nangyari sa aming kisame. Grabe, matindi talaga yung pagbabakbak. Kaya naman naisipan natin ditong ipaayos at ganito ang nangyari. Wow, mas magandang tingnan. Yo, what's up? Plano ko kasi bukas na ayusin ito, yung mga kisame at lalo pang pagandahin. So i-video natin muna yung before para makita natin kung after. Na yung ceiling natin na parang ganyan, gaganda yan guys. Sa ngayon, makapansin nyo, ganito lang yung ceiling natin. Pero itong mga to, makapansin nyo, magkakaroon yan ng PVC ceiling panel. At the same time, ito rin, palalagyan natin. So sana maging maganda yung magiging result, makikita na lang natin dito pagkatapos. Sa katunayan nga, dahil sa sobrang init dito sa amin, tignan nyo naman yung nangyari sa aming kisame. Nagbukol-bukol na. At mabuti na lang madaling kausap si engineer, yung gumawa na itong bahay na ito. At willing sila dito ayusin yung bahay. Na actually, sagot na nila dito yung pagpapaayos. Pero naisip ko dito na in the future baka kasi bumalik. Kaya naman naisipan ko ditong kung pwede bang PVC ceiling na lang dito ang ilagay. At actually guys, sobrang daling kausapin dito ni engineer. Pero syempre guys, tayo nang bahala sa materyales. At ayun, kinonect na yung tubig natin, ang problema hindi pa natin naayos. So ako nang bahala, nagagawa dito ng connection. Kasi nandun yung tubig namin, tapos itong first floor kasi dito lang umaabot yung prime water, no? So hindi daw umaabot dito sa second floor. Tinesting namin, ayun nga, totoo nga. Umamit kami ng host, titay namin sa second floor, hindi umabot. At actually guys, wala pala kami dito na ihanda na linya para sa prime water. Kasi actually, 4 months namin ditong hinintay ang prime water para makonekan kami. Kasi ang dami kasi nagpapakonek ngayon. Kaya naman napatagal tayo, no? Pero okay lang, meron naman kami ditong pressure tank. Ang hindi lang okay, medyo mahina dito ang prime water. Hanggang first floor lang talaga siya guys. So syempre guys, hanggang dito lang inabot ng prime water. Kaya naman dudugtungan na muna natin dito. Syempre guys, gagamit tayo nito. Ito kasi yung ginagamit pag gusto mo dito mag-solder ng PPR. Ito yung pang fusion nila guys. So nilagyan ko na ng teflon tapos sinalpak na natin yan at itutwist ko lang po ito mga pare. At grabe, naging tubero na talaga tayo dito. Magiging title ng video na to, Ibo Caloco as Carpintero. All around. Mabuti na lang may stand nito, kaya-kaya naman natin kahit mag-isa lang tayo. Sobrang init kasi nito guys, magkamali ka lang dito. Nako, mapapasok ka talaga dito. Ayan ang tama dito. Make sure lang na tama dito yung pagkaka-fit at huwag nyo na masyadong ikot-ikotin kasi baka mamaya magkaroon pa ng leak. Tapos syempre ilang beses natin ginamit itong tools nito para i-fuse ito ng i-fuse. At syempre guys, ako nang gumawa na ito kasi syempre titipid tayo eh. Ayoko nang kumuha ng magle-labor eh. Kung kaya ko naman gawin, gagawin ko na lang. Kaso medyo tinatamad lang kasi tayo minsan. Syempre may trabaho pa tayo. Pero this time guys, napaghandaan naman natin kaya ako nang gagawa nito. Sayang din naman, 'di ba? Tapos pinagdugtong na natin dito para mamaya mag-uukay na lang tayo at ibabaon na lang natin dito. Minsan na nga lang tayo ditong pinagpala, literal pa guys. Ayan, magpapala na tayo. Kasi actually, madali lang naman palain dito. Puro graba. Actually, ang tigas guys. Grabe sakit ng katawan ko after niyan eh. At syempre guys, habang nagtatrabaho tayo dito ay dumating na sila misis. Dahil sa may pasok ang aking anak at hapon pa dito ang pasok niya doon sa school niya. At after quite some time guys, ito na nga ang ating mga pinalapalang naghukay-hukay pa tayo. Actually medyo malalim yan. Pero bakit sa video parang mababaw lang? Pero actually nahirapan akong huka-hukayin yan eh. Kasi kailangan itago natin din ito para naman maayos-ayos. Para hindi naman masyadong lantaran. At syempre palapalain na natin hanggang sa dulo para maayos na to. Kasi ito kasi magiging linya dito ng prime water natin pare. Ayan oh, ang hirap ko nagpapala dyan. Sobrang tigas. Nga pala guys, ito nga pala yung gagamitan natin dito ng mga ceiling. PVC ceiling tapos yung mga connections niya dun sa mga ilalagay sa mga gilid. Magkakating pa kasi dyan. Ang sabi niya dito, water resistance, mold free, long lasting, attractive, easy to install, cost efficient. Cost efficient pero mahal ang isa. Siyempre in the long run mas mura pa rin ito. So okay na rin guys. Yan ang magiging kulay ng ilalagay natin guys. At syempre after quite some time, tinapos ko na po. At ito na po ang nangyari dun sa ginawa natin. Yan. Medyo visible lang ito kasi hindi ko na tiniktikan. Tinatamad na ako magtiktik. Kasi natagalan lang tayo sa pagpapala. At ayun guys, maayos na. Natabunan na natin lahat. At ito na po ang nangyari mga kaibigan. Tapos na natin ito. At habang hinihintay natin yung mga gagawa ng ceiling natin, naglaban na rin kami. Yan na po yung prime water mga kaibigan. At sa first floor lang talaga umaabot ang prime water. Kaya naman gagamitin na namin siya sa paglalaba. Lumipas na naman ng isang araw. At ito na po ang mga gagawa ng ating PVC ceiling panel. Actually magkakabit noon dito sa ating kisame. At kung makapansin nyo guys, medyo nahirapan sila. Kasi naman tignan nyo naman ang daming gamit dito.
dito sa kwarto at pasensya na sa kanila. Wala kasi kami dito mapaglagyan, mga kaibigan. Kaya naman medyo nahirapan sila dito at ginawa na lang nila ng paraan. At sa mga tuwid, kinaya naman nila dito magtrabaho kahit ang daming mga gamit. At pasensya na sa mga bisita namin, gusto sanang pumunta ngayong araw na ito. Pinakansel mo na namin kasi tignan nyo naman, marami kaming pinapaayos. Concern lang kami sa safety ninyo. At syempre guys, nagsimula na sila dito mag-install at ayun, napakaganda na. At syempre guys, pinunas-punasan na rin nila. Grabe oh, ang sipag talaga. Talagang malinis ang pagkakagawa, mga kaibigan, kahit may mga gamit tayo ditong sagabal. Pinauna ko na dito ang master's bedroom para makatulog kami na mahimbing mamayang gabi. Actually guys, wala lang talaga mapaglagyan ng gamit, kaya naman ito muna tapos maglilinis na lang kami. Eto na po yung natatapos nila, nag-lunch break muna sila guys kasi actually mahirap talaga magtrabaho kapag madaming gamit na sa gabal. Tignan nyo naman kung gaano karaming gamit kasi dito sa kwarto, hindi na namin matanggal lalo na itong kama kasi syempre guys, sobrang bigat niyan. At nag-resume na sila, mga kaibigan, na ito na pong natatapos nila, gumaganda na ang ating ceiling. Pwede na tayo ditong tumitig sa kisame habang nag-iisip kung paano ko babawiin ang ginastos ko dito. Medyo may kamahalan pala guys yung PVC ceiling. Palalagyan ko na sana lahat sa bahay kaso nung nag-compute kami, medyo may kamahalan pala. Medyo aabutin ng libo-libo kung ganun. At nga pala, sa labas pala sila nagka-cutting kaya less dito yung alikabok kasi nga hindi nga kami dito nakapagtanggal ng mga gamit. At syempre, maayos itong mga nagtatrabaho. Talagang concerned din sila sa kliyente nila at gusto nilang malinis ang kanilang trabaho. At after quite some time guys, eto na po. Wow, kita nyo naman guys. Tapos na po. Ayan na, grabe, ang ganda ng tignan. Medyo natagalan lang sila ngayon kasi ang daming gamit talaga dito sa kwarto. Ang hirap mag-move. Ito rin sana papalagyan ko pero parang nag-alangan ako eh. Kasi medyo nag-dim yung light. Mumili na rin kami ng silicone para din sa mga gilid-gilid. Mas maganda siyang tignan ngayon. Nakapagwalis na nga sila dito at natanggal yung ibang dumi. Mas gusto ko kasi kung ako'y naglilinis ng kwarto, kaya naman lilinisan natin dito na mabuti ang kwarto at pupunasan natin dito lahat ng mga walls at lahat ng mga gamit na rin para malesen dito yung alikabok. Hindi kasi okay na makalanghap yung anak ko ng alikabok, kaya naman kailangan natin ditong linis-linisan at nagpatulong na ako sa aming kasama sa bahay. At ayun, ito timelapse na lang po natin, mga kaibigan, kasi mamaya gabi na at kailangan na rin natin kumain-kain dito. At umabot lang naman kami dito ng isang oras mahigit din para malinisan lahat-lahat na ito. Pero actually malinis na, pero syempre iba pa rin yung gusto kong linis, kaya naman ako nang bahala kasi actually guys, parang nairita ako pag may dumi. Umiinit yung ulo ko, naha high blood ako eh, napapasigaw ako, napapamura ako eh. Lately parang napansin ko mainitin yung ulo ko ng mga nakaraang araw eh. Napansin ko na parang napakadali kong magalit at parang naiirita ako, ewan ko ba, ganun ata pag nagme-menopause. Wala palang menopausal sa lalaki. At after quite some time ng paglilinis guys, tingnan nyo naman, okay na okay na. At ayun, tuwang-tuwa na naman anak ko. Pinalitan na namin dito ang bedsheets. At tignan nyo naman, grabe, ang ganda na. Alright boys, naging maayos yung ginawa nila dito sa kwarto. Ito sana, palalagyan ko rin sana yan. Ang problema, nagdidim masyado dito yung light pala. Kaya ito, baka ako na lang to. White na lang ang gagamitin ko dito para mag-reflect. Kasi tignan nyo, medyo dim siya ngayon. Kasi ito, hindi na masyado nagbabounce ang light. Pag puti kasi, madaling magbounce yung light. Ayun nga pala, nung umuulan po, ano? Umuulan pare. Ngayon, ang susunod nila, ito naman. Ito naman yung isusunod nila. Yan, mamaya, hintayin lang natin. Hanggang doon. Yan, magkakasama na yan para makita natin mamaya. Mamaya, dadaan din tayo dito para makita ninyo. Tapos, hallway, switch lang natin yung ilaw. Hanggang dito. Yan naman yung susunod nila. Tapos, syempre, ito na rin. Yun. Yan. Actually, nag-layout na sila dyan eh. Yan ang isusunod nila. Papatanggal ko muna itong smoke alarm mamaya. Yun yung maganda sa kanila. Actually, kaya medyo ma-echo talaga ngayon. Nagtanggal kami ng gamit. Kaya kung papansin ninyo dito, wala na halos mga gamit. So far so good. Malinis na dito sa kwarto. Nakapaglinis na rin kami. Okay naman. Actually, maganda yung pagkaka-install nila. At yun, naiwasan yung konting mga dents dito. Kasi di talaga maiiwasan dito sa PVC ceiling panel yung mga dents dito. Pero may mga time na nadedensa niya, tapos pinapalitan lang din nila kasi yung mga nadensa na yun magagamit din naman. Kaya maganda yung pagkakagawa nito. Ito naman yung papagawa natin dito, itong family hall na ceiling natin, mga pare. At syempre yung kwarto ng aking anak na actually nasimulan na nila. At ito na po ang progress na yun, mga kaibigan. Yun, patapos na rin ito, kalahati na lang eh. Wala pang tanghali pero patapos na nila ito. Kasi actually mag-overtime sila ngayon para matapos today. Mabuti na lang guys, tinanggal na rin namin yung mga gamit dito para hindi na sila mahirapan. Para mas mabilis yung trabaho, mga kapatid. Ito na po dito sa hallway. Eto na po, grabe. Pagkatapos sila mag-install-install, nagpunas-punas na rin sila dito.
Kasi yung mga mahirap lang naman dito yung edge talaga eh. Kung paano mo ilalagay dito yung mga dugtungan sa mga edge. 8 piraso silang gumagawa dito, kaya mas mabilis ang trabaho. Eto na ang ating small room. Eto na po, malapit na po guys. Siyempre guys, pinakain na muna natin sila. Siyempre, ang hirap din itong trabahong ginagawa nila ngayon. At sinek natin yung gawa nila. Eto na po, almost done na po dito sa kwarto. At ito naman yung hallway na pagsimulan na nila. Pagkatapos silang kumain, nagpahinga na ng konti. Tapos sumabak ulit sila. Actually guys, konti lang yung pahinga nila doon. Tapos nagtrabaho ulit para matapos sila today. At salamat sa kanila, ang tindi ng effort ninyo mga pare. Tapos nga pala dito sa small room, ayun sa wakas, tapos na pare. Eto na po, kompleto na. Ilang oras lang, kompleto na dito yung small room. At pwedeng-pwede nang linisan. Mas maganda kasing tignan ito guys. Less maintenance, napakadaling linisin. After quite some time guys, eto na po, nakapagsimula na sila. At mapapansin niyo yung mga guhit-guhit na yun. Yun din yung dahilan kung bakit nagpalagay kami nito. Grabe, actually paulan-ulan yan. Titigil-tigil yung ulan tapos ulan ulit. So pinaayos ko na rin ito. Itong harang natin dito para medyo mas magandang tignan. So nga pala guys, kinulang pala tayo dito sa materyales. At ayun, bumili si engineer ng 3 pang boxes. Actually, in the total parang 10 boxes dito yung nagamit. And after quite some time, eto na guys, kakaunti na lang natitira. Sa wakas, patapos na mga pare. At grabe, ginabi na talaga sila. Eto na lang talaga gagawin eh. Pagkatapos noon ay na-install nila yung isa. At syempre pinakain na muna namin sila. Dahil sa nag-overtime sila dito at natapos nila ngayong araw, nagbigay na rin tayo dito ng kaunting bonus sa kanila. Syempre guys, na-testing din natin ditong nag-construction. Nung high school ako, nagbubuhos kami talaga ng mga semento. Mahirap talagang gawain ng mga yan. Sabi ko dito na sila sa loob kumain, pero sanay na daw sila sa labas. Sa tingin ko, nahiya lang sila eh. Tapos sa nila palang gawin yung ceiling natin at ganito ang kinalabasan. Yan o. Ayos ba? Hanggang yan doon, tapos sa kabilang kwarto. Actually, pati yung master's bedroom, tapos na nila ngayong... Actually, dalawang araw lang nila ginawa yan. Maluwag to. Siguro tansya ko mga nasa 75 square meter. Ganun kaluwag yung nilagyan nila. Tapos yan, natapos sila dalawang araw lang. Mula dito, yan, pinaayos ko na rin pati ito. Maayos yung ginawa nila. Ayan o. Yun. Kaso wala lang kami ditong pinalagay dito ng mga cove light para maganda sana. Yun ang kulang. Kasi okay naman lang sa amin to eh. Yun, galing, ganda. Ito ordinary lang bulb nito. Kasi hindi ko pa alam kung kailan ko gagawin. Pero okay naman yan, walang problema dyan. Papalitan ko na lang. Tapos dito, wow. Yun, ayos pre. Sila na rin nagtanggal yung mga bulb. Tapos inayos din nila na maayos. Yun oh, ang lupet men. Problema na medyo pangit pa talaga yung setup natin kasi papalitan ko yan, especially ito. Bumili kasi ako nito sa online. Ayan po ang nangyari, kaya wag na kayong bumili yan. Yan, eto alam nyo na yung mga aesthetic na yan. Tignan nyo, oh, nag-curve na talaga siya sa sobrang init. Yan, mainit kasi. Madaling mag-curve pala, kaya wag iwasan nyo yan. Sinasabi ko, pangit oh. Yan lang po ang aming master's bedroom. Grabe, ang ganda, wala masabi. Ito lang nilagay talaga, tapos tignan nyo yung kakaibang naging effect niya, no? Ang laki ng epekto pag may ganito eh. PVC ceiling panels. Yung family hall namin, yan, pinuno na namin hanggang dito pare. Yun, no? Yun. Ngayon, na-feel lang namin dito na medyo nag-dim siya. Kasi, syempre, hindi na masyadong nagbabounce yung light kasi nga gawa nito. Pero okay lang. So, syempre guys, no? Sa mga gusto magpagawa ng bahay nila, tapos gusto nyo na mapagkakatiwalaan dito na engineer o kontraktor, pwede nyo ring i-message yung gumawa ng bahay namin tapos nag-ayos din ito. Sila-sila din lang gumawa nito. Lalagay ko na lang dito guys. Search nyo lang sa Facebook yung mga interesado magpagawa ng bahay ah. Pero tignan nyo naman mangyayari dito. Less maintenance, punas-punas na lang. Pero ang ganda, ang aesthetic nya. Tapos tumatagal pa to. Yung mga fiber cement board, kagaya na nangyari. Nakita nyo, nagbubukol kasi yan pag mainit talaga yung panahon. Common issue naman yan eh. So ayun, dito na natin tatapusin yung video na to.